Pinagpiyastahan ng mga netizen sa social media ang post na ito ng isang nagpakilalang pinsan ng biktima umano ng cellphone snatching sa barangay Old Balara, Quezon City. Ang lalaking nasa litrato na kilalang si alias Iking. Ayon sa post, inagaw ng sospek ang cellphone ng kanyang pinsan habang naghihintay ng masasakyang jeep. Kahapon, isa na namang babaeng biktima ang lumantad at nagsumbong sa barangay matapos masnatch ang cellphone. Natandaan daw ng biktima ang itsura ng sospek pati raw ang malaking tato sa kanyang kamao. Positibo niyang kinilala si alias Iking sa post sa Facebook. Nagsiselfone ako nung umaandar yung jeep. Tapos maya-maya biglang nung nasa harap na po kami ng malapit sa footbridge, bigla niya pong hinila yung cellphone ko. Dahil nakilala ng biktima, agad hinanap ng mga tanod si alias Iking na nahuli sa mataong lugar sa barangay Old Balara, Quezon City. Bukod sa pangangatawan, nakilala agad ang suspect dahil sa malaking tattoo sa kamao. Hindi na-recover ang cellphone ng biktima, pero nahulihan ang suspect ng dalawang plastic ng hinihinalang shabu. Matagal na ito pinaghahanap eh, kasi masyado itong sikat na snatcher eh. Hindi na nakatanggi ang suspect ng kausapin ng kapitan at di napigil ang pag-iyak dahil sa sama ng loob sa kapatid na kasama niya nang dalhin sa barangay hall. Kuya, wala ko kwenta, kuya. Hindi na ako pwedeng mag-apendis. Iwan mo na ako dito. Wala ko kwenta, kuya. Maging ang mga pulis ng QCPD Station 6, kilala ang suspect na sangkot daw sa akyat bahay, cellphone snatching at pang-hold up. Naaresto na siya noong isang taon. Dala lang ng pangangailangan, kuya. Cesar Apolinario, GMA News.